Ngayon, sasabihin namin sa inyo isang kwento tungkol sa isang espesyal namang pakulam. Siya ay si Wednesday Adam. Isang malamig na babae na may matalinong pag-iisip. Minsan, hindi sinasadyang nabasa ni Wednesday ang isang kwento tungkol kay Rapunzel. Talagang interesado siya sa isang uri ng bulaklak na lumaki mula sa liwanag ng patak ng araw. Pagkatapos ay nagpa siya si Wednesday na mag-aral upang lumikha ng ganung uri ng bulaklak. Matapos ang napakaraming araw ng pagsusumikap, sa wakas ay namulaklak ang isang bulaklak ng araw. Biglang inatake si Wednesday ang kanyang pinilong kapatid. Hindi siya umatras, mabilis siyang lumaban. Ang kanilang away ay hindi sinasadyang nasira ang makina ng oras na ginawa ni Wednesday. Biglang binuksan ng makina ang isang pinto na bumungad sa kanya. Si Wednesday ay dinala sa isang kakaibang lugar. Habang iniisip ang palasyong yun, si Wednesday ay biglang inatake ng isang estranghero. Iyon pala ang kastilyo ng prinsesa na si Rapunzel. Sino ka? Paano ka nakarating dito? Sinusubukan mo bang kunin ang mahiwagang buhok ko? Hindi ako interesado sa pangit na buhok na yan. Kaya pumunta ka dito para saktan ako? Sa ilang komplikadong dahilan, naligaw ako dito. Kung gusto kitang saktan, wala kang magagawa sa akin. Pagkatapos ay sinabi ni Wednesday kay Rapunzel ang buong kwento tungkol sa pinagmula ng kanyang buhok. Na siya ay talagang isang nawawalang prinsesa. At sinasamantala ng kanyang ina ang kanyang mahiwagang buhok upang ipalik ang kanyang kabataan. Niloloko mo ko? Hindi masamang tao ang nanay ko! Kung hindi ako nagkakamali, kaarawan mo ngayon, di ba? Taon-taon sa araw na ito, inulungsad ng hari ang mga lumilipad na parol sa langit upang manalangin na mahanap nila ang prinsesa. Kung hindi ka naniniwala, pwede kitang dalhin doon para makita mo. Yun ba ang mga bituin na tinatawag na lumilipad na parol? Pero kung sasabihin mo sa akin ang totoo, makikilala ko ba talaga ang mga magulang ko? Sigurado, naiiba ang buhok mo, makikilala ka nila panigurado. Pero bakit mo ako gustong tulungan? May gusto kong kunin sa pwesto ng hari. Saglit na nag-aalaman, sa wakas ay nagpa siya si Rapunzel na umalis sa tore. Na ilang taon na siyang nakakulong para hanapin ang kanyang tunay ng mga magulang. Dahil sa sobrang haba ng buhok, nahihirapang gumalaw si Rapunzel. Pagkatapos ay nagpa siya si Wednesday na bigyan siya ng bagong estilo ng buhok. Pagdating malapit sa palasyo, namangha si Rapunzel sa mga nakakatuwang bagay doon. Ang ganda dito! Hindi nakakatakot ang tao gaya ng sinabi ng nanay ko. Biglang naakit siya sa isang larawan sa dingding. Ito ang tunay mong pamilya. Bastos na magnanakaw! Tumigil ka dyan! Biglang sumugod ang isang magnanakaw at nabunggo si Rapunzel. Nakadikit sa buhok ni Rapunzel ang korona na ninakaw niya. Tumigil ka dyan! Wala siyang ibang pagpipilian kundi kunin siya para tumakas kasama niya. At si Wednesday ay kailangan sumunod sa kanila. Nang makitang patuloy silang hinahabol ang mga gwardya, biglang naisip ni Wednesday ang paraan upang matulungan silang makatakas.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nawala ang mga gwardya. Nang gustong bawiin ang lalaking yun ng korona at umalis, napagtanto ni Rapunzel na pamilyar talaga ang koronang yun. Ito ang aking korona! Magnanakaw ka! Nakakatawa ka! Pero wala akong oras para makapaglaro sa'yo! Hindi ko hayaan kunin mo ito! Ikaw si Flynn Rider? Paano mo nalaman? Gaya sa libro, ikaw ang tadhana niya. Hindi ako magpapakasal sa magnanakaw! Hindi ko rin kayang magmahal ng mabangis na babae tulad mo! Noong naglalaban sila para sa korona, biglang sumulpot ang bruhang nagkulong kay Rapunzel. Inay! Hindi kita nanay! Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang nanay mo! Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Bakit mo iniwan ang tore na yon? Alam mo bang maraming panganib na naghihintay sa'yo sa labas? Bilis! Bumalik ka sa akin! Alam ko ng lahat! Huwag mo na akong subukan lokohin! Ang mundo sa labas ay hindi nakakatakot gaya ng sinabi mo! Kabaliktaran, ikaw ang pinaka-nakakatakot na tao! Sa pagsasamantala na abala si Rapunzel, kinuha agad ni Flynn ang corona at tumakbo palayo. Ngunit isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw kaya napatigil siya. Nahulaan niyang may problema ang dalawang babae. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, hindi ko kayang balawlain yun. Baliw talaga ako. Kahit nag-alinlangan sandali, nagpa siya pa rin si Flynn na bumalik para tulungan sila. Ow! Nang makitang inis na inis si Flynn, agad niya itong inatake at kritikal na tamaan. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Wednesday na ang mahabang buhay ng bruha ay nagmula sa mahiwagang buhok ni Rapunzel. Sumugod doon si Wednesday at ginupit ang buhok ni Rapunzel. Hindi! Nang maputol ang buhok, ay nawala rin agad ang bruha. Samantala si Flynn, nasugatan siya ng husto. Unti-unting humina ang kanyang paghinga. Bakit mo ginawa yun? Hindi yun ginagawa ng magnanakaw! Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Pero may bagay sa loob ko na nag-joke sa akin na protektahan ka. Naputol na ang buhok ko. Paano kita ililigtas? Pwede bang humingi ng pabor? Oo, sabihin mo sa akin. Pakiusap, tulungan mo akong mapanatili ang pondo para sa ampunan. O ang mga bata ay... Iyon ang dahilan kung bakit gusto mong nakawin ang korona? Sige, pumapayag akong tulungan ang mga batang yon. Sa sandaling iyon, ang espasyo sa kanilang paligid ay unti-unting naglaho at nawala. Ano bang nangyayari? Pwede kaya unti-unting naglalaho ang lahat dahil nagbago ang katapusan ng kwento? Rapunzel, halikan mo siya! Ang halik ng tunay na pag-ibig ay magliligtas sa kanya. Ginawa ni Rapunzel ang sinabi ni Wednesday, ngunit walang milagrong nangyari. Kung ang mga bagay ay hindi mangyayari sa tamang pagkakasunod-sunod, si Rapunzel ay walang nararamdaman kay Flynn, kaya ang halik ay hindi gumana. Siguro kailangan kong gamitin ito ngayon. Kinuha ni Wednesday ang mahiwagang bulaklak na matagal niyang pinag-aaralan. Kainin ito! Nang sabihin ito, isang lagusan ang bumukas at dinala si Wednesday. Yun pala, si Ting, ang alaga ng pamilyang Adam, ay pinag-aaralan ng kanyang mga isinulat at matagumpay na nabuksan muli ang pinto upang ibalik siya. Mabilis na hinanap ni Wednesday ang libro at binuksan ang huling pahina. Nang makitang magkasama si Flynn at Rapunzel, nakahinga ng maluwag si Wednesday. Si Waldo, ang kamatayan, ay may dalawang pinagmumulan ang kapangyarihan. Ang isa ay mula sa bulaklak na duwata, at ang isa ay mula sa kamatayan. Kaya naman laging hinahangad ang mga demonyo ang kanyang kapangyarihan. Para sa pag-ibig, lumipat siya sa ibang buhay. Kasabay nito, maaari niyang itago ang kanyang sarili mula sa mga demonyo.
Ngunit nang makitang nasa panganib ang kanyang mahal sa buhay, kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligtas siya. Ang pinakamataas ng kamatayan, si Dominic na ama ni Waldo, naramdaman ang pinagmumula ng kapangyarihan. Sa pag-aalala na baka may problema siya, binisita niya ang kanyang anak. May demonyo pala na dumating para saktan siya. Buti na lang nakarating siya sa oras para mapigilan ito. Si Waldo na hindi pa rin maintindihan ang nangyayari, ay nabawi ang alaala ng dati niyang buhay dahil sa mahika ni Dominic. Ama, gusto kong mamuhay ka ng normal para hindi ka mahanap ng mga demonyo. Ngunit ngayon natagpuan ka nila sa ganitong itsura, hindi mo na sila magagawang labanan. Hindi dapat malaman ng ibang Diyos ang tungkol dito, kaya kailangan mong sumunod sa akin sa walang hanggang lupain upang magtago at magsanay sandali. Kapag malakas ka na, makakalabas ka na. Opo, Ama. Pero bago ako umalis, pwede mo ba akong dalhin sa isang lugar? Hiningi ni Waldo kay Dominic na dalhin siya kay Brenna dahil hindi niya alam kung kailan niya ito makikitang muli. Nag-iwan siya ng liham, ipinagdapat ang kanyang pagmamahal kay Brenna at nagpaalam. Lumipas ang oras pagkatapos ng maraming araw ng pagsasanay. Nagamit ni Waldo ang kanyang kapangyarihang kamatayan. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya magawang palabasin ang kanyang karit. Matapos ang maraming beses na pagkabigo, si Waldo ay nainip at ayaw nang magsanay. Isang araw, lumitaw si Ayolanti, ang diyosa ng walang hanggang lupain, at inatake si Waldo. Buhay ka pa? Hindi ba tinalo ka na ng ama ko matagal na? Mukhang mababa talaga ang tingin niyo sa akin. Ngayon, nandito ako para maghiganti. Pagkatapos, sumugod si Ayolanti para atakihin si Waldo. Kahit na kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ni Kamatayan, hindi napigilan ni Waldo si Ayolanti nung wala ang kanyang karit. Hindi ako makapaniwala na ang malakas na tulad ni Dominic ay may walang kwentang anak na gaya mo. Sa tingin mo, kaya mong protektahan ang mahal mo sa buhay? Kawawa naman. Pagkatapos mo, pupunta ako kay Brenna. Magigiganti ako sa bawat isa sa inyo dahil ginawa niyo akong miserable ng ganito. Talagang nakaantig sa puso ni Waldo ang sinabi ni Ayolanti na ikinagalit niya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para makatakas sa pagsupil ni Ayolanti. Sa wakas, nagawa niyang palabasin ang kanyang karit. Ngunit ito ay tila nasira dahil ito'y naapektuhan ni Ayolanti. Ito lang? Paano makakatulong ang isang sirang karit? Ito'y walang silbi tulad mo. Hindi tumigil doon ang mga pangyayari. Nagpatuloy si Waldo sa pagbabago. Silang mabangis na dumalo ang kapangyarihan sa loob ka. Ang karit sa kanyang kamay ay naging isang bagong sandata na mas matalas kaysa dati. Gamit ang kanyang bagong sandata, madaling natalo ni Waldo sa Ayolanti.
Huh? Nang malapit na siyang matapos ay sumulpot si Dominic at pinigilan siya. Wala sa sarili si Waldo. Lumingon siya para atakihin si Dominic. Waldo! Ako ang iyong ama! Gumising ka! Waldo! Ama, pero bakit mo ako pinigilan? Huminahon ka muna at pakinggan mo ang aking paliwanag. Tiyahin mo si Ayolante. Pumunta siya dito para tulungan ka. Tulungan ako? Ay, dahil sa akin ito na hindi nagawang protektahan ng nanay mo kaya nagalit si Ayolante. Sino mo lang ikwento ni Dominic ang istorya ni Iris para kay Waldo? Nang oras na yun, hindi pinatapos ni Dominic si Ayolante. Nahuli lang siya sa bola para lokohin ng ibang tao. Nang maayos na ang mga bagay, pinakawalan niya si Ayolante para tanungin siya. Ang tapang mong magnakaw ng kaluluwa para lumikha ng sarili mong hukbo at sinipsip mo pa ang itim na kapangyarihan. Hinayaan mo itong kontrolin ka. Kaluluwang iyon ay kabilang sa mga taong gustong mabuhay. Kaya pumunta sila upang makita ako. Kung pupunta sila sa impyerno, pahihirapan sila doon. Karangalan nilang pagsilbihan ako dito. Anong pwede kong gawin para matuwa ka? Kung may babalik mo ang aking kapatid ng ligtas at maayos, kakalimutan ko ang galit na to. Patay na si Iris. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan at magpatuloy. Kahit galit ka sa akin, hindi mo kailangang kunin ang itim na kapangyarihan. Alam mo nang husto na maaari nitong kontrolin ang iyong sarili. Kung alam ni Iris ang tungkol dito, hindi niya ito ikasisiya. Buhay pa si Iris! Nahuli siya ng mga demonyo! Ha? Anong ibig mo sabihin? Sa katawan ng mga demonyong nakilala ko, lagi kong naaamoy ang mga bulaklak na tanging si Iris lang ang nakakagawa. Isang beses, sinubukan kong pumunta doon para alamin. Pero nakita ako at binugbog nila. Kaya, isa lang ang paraan ko. Yun ay magpalakas para iligtas ang kapatid ko. Bakit nila siya itatago? Hindi ko alam kung anong balak nila. Ngunit kung itinatago pa rin nila siya, meron pa siyang tiyak na halaga sa kanila. Kaya ngayon, ligtas pa din siya. Sige. Tungkol kay Iris, gagawa ko ng paraan sa lalong madaling panahon. Ngayon, dadalhin ko ang mga natitirang demonyo sa walang hanggang lupain para magtrabaho. At ikaw, hindi ko hayaang patuloy kang magkamali. Maging maputing tao at pag-isipan ko anong nagawa mo. Simula noon, lihim ko ng itinago sa Ayolante sa lupain ng patay. Minsan, nakwento ko sa kanya. Nang malaman niyang ayaw mong magsanay, hiningi niyang tumulong at ang resulta ay lampas sa inaasahan. Kaya sa bandang huli,
hindi lang nabawi ni Waldo ang kanyang kapangyarihan, kundi naging mas malakas pa kaysa dati. Gayunpaman, upang mailigtas ang kanyang ina, kailangan pa rin ni Waldo na magsanay ng mas mabuti. Mula noon, patuloy siyang nagsasanay araw-araw. Biglang isang araw, tumakbo si Dominic mula sa malayo, bit-bit ang taong sugatan. Ang taong iyon ay si Iris, na matagal na nilang hinahanap. Anong nangyari kay Iris? Bakit siya nasugatan? Alamin natin sa susunod na kabanata.